para doon sa nag-request ng video habang nagpiprint daw ng sticker. Eto na po yun. Tingnan natin ano yung mga settings na ginagamit namin at paano nagpiprint sa tarpaulin printer. Eco-solvent printer, no? So, mamaya, nakikita nyo na kung paano. Thank you. Dito sa printer na ito, ang ginagamit nating software o yung ripping software para gumana yung tarpaulin ay yung tinatawag nating main top. Muna natin yung size ng ating media dito sa ating main top. So since ang media natin is 4.5 feet, meaning mga 54 inches yon, para magkaroon lang ng border, ginawa na lang nating 52. At since yung ilalagay nating mga sticker ay tatlong hilera lang, bali lumalabas lang yung mga 9 inches lang yun eh, no? So ginawa nating 52 ang width at saka 12 ang height. Kung naayos na natin yung width and height, i-drag na natin yung mga image ng sticker na ipiprint natin dun sa ating tarpaulin printer. So ayusin naman natin yung resolution. Kalimitan ang ginagawa lang namin dyan is yung 6 pass. Ibig sabihin, 6 na beses dadaan yung printer sa bawat parte ng image. Ang resolution yan is 940x1549. So okay na yung 6 pass. Meron namang 8 pass. No? Wala namang problema kung gawin mong 8 pass, pero sasayang ka lang ng ink eh. Kasi sa 6 pass naman, okay naman din. So tandaan mo lagi, either 6 or 8. Kung meron kang mas mataas doon, edi meron ka pang ibang options. Kung tapos ka na mag-setup dun sa software, setup ka naman dito sa iyong machine, no? Kasi kailangan ma-setup mo rin ito. So, punta ka dun sa setup ng printer, gawin mong unidirectional ang direction at yung speed from standard, gawin mo siyang low, no? Para mas detailed yung pagkaka-print niya. Pag okay na yung setup, i-save mo. Mas mabagal po talaga pagka sticker ang ating ipiprint kasi isang direction lang yung takbo ng ating ink at medyo mas mabagal yung setting natin. Instead na high yung speed niya, nasa low po tayo para mas kuhang-kuha yung detalye ng mga sticker lalo na kung may mga maliliit na font or may maliliit na details. Ang nakikita nyo po ngayon yung mga standard size ng mga sticker natin, mga 3 inches by 3 inches ang diameter. Para sa iyo, Miss Marilu Verdu. Ito, so gagawa kami ng sticker kahit walang nagpapagawa para makita mo lang kung paano piniprint. Pag gusto mo pong automatic ang cutting, gagamit ka po nito, dapat. Pero hindi na po namin ginawa kanina. Kasi ang request mo lang naman ay video ng pagpiprint, hindi pagka-cut. Ito na po itsura niya, no? Kita niyo ba? Oh, kuha. Kuha. Okay, tapos na po i-print. Patutuyuin lang po natin ng konti kasi naka-on ba ang heater nito? Baka yung likod lang.
front panel sa back panel. Kaya lang saglit lang kasi kaya Ako pinatay ko 'to. Yun lang. Tapos disable ko yung ano. 40 degrees. Ayan na po. Papatuyuin lang natin ng konti and then. Ayan na po 'yun. So ayan na po yung ating printed na sticker. Dapat yung layout mo naka CMYK kasi yung printer natin is CMYK setup. So huwag mo kakalimutan yan kasi pag RGB, naka RGB yung layout mo, so nakadapa yung kulay pagka pinrint dito sa CMYK setup na printer. Dapa yung kulay, ibig sabihin hindi makatawan, hindi ganito kakulay. Makikita mo yung diferensya, maputla siya. So, yun yung unang-unang dapat tandaan. So, pangalawa, yung sukat. Siyempre, dapat, ito naman printer na to, kahit naka 300 ka. May mga printer kasi na dapat naka 72 ka lang para yung sukat. Pero ito, kahit naka 300 ka, ang resolution is actual size yung ano niya, yung preprint niya. Kung ano yung naka-setup na size. So yun, tapos yung size ng media mo, pag si-setup mo doon, yun dapat lagi mong tandaan. Pag kasi mali yung size ng media na nailagay mo, so maaaring sumobra yung print, mapiprintan yung pinaka-panel nung, ano, nung printer. So magiging madumi yung printer mo. So nakakakita kayo minsan yung mga madudumis na printer, ganun kadalasan yung nangyayari. Minsan sumusobra yung, print niya. So, sobra dun sa media. Sa media na gagamitin. So, importante lagi yung sukat ng image tsaka yung sukat ng media. Kailangan marunong ka mag-compute. Dati meron kaming ano, layout artist. Problema niya yan sa design. Hindi niya alam kung ilang feet ang 12 inches o ilang foot ang 12 inches o ilang ruler ang 36 inches. Oh, problema niya yan. Pero estudyante yun ng visual graphic design sa isang school dito sa Baco. Sabi, Bandang Imus ba yun? Bandang Imus. So, kailangan alam mo rin yung mga yun. Pero ina-assume natin, kasi ikaw naman nasa printing business, dapat alam mo yun. Meron pa to, yung sa setting ng makina. Sa setting ng makina. Yung pass ng dapat kami, kung mag-print kami ng, ano, ng sticker, kasi depende naman yan sa machine mo. Kagaya dito, sa 6 pass niya is quality na yung print niya. So pwede kang mag 8 pass, pero depende sa yon. Discretion mo na yun kung anong pass. Pero sa 6 pass, okay na siya sa sticker. And then, pwede mo naman siyang ilaminate pa. Ilalaminate mo pa naman siya. So, matibay. Yung tinutukoy ni Utol na pass, yun yung kung ilang beses bubugahan ng ink yung ilang beses dadaan yung ink doon sa image na piniprint niya. For example, yung unang part ng image, bago mabuo yun, kailangan 6 na beses niya dadaanan. Tapos, bawat part ng isang, halimbawa, yung isang sticker, bawat part noon ay 3 na beses na dadaanan. Kung 4 pass, nakarinig kayo ng ganun, 4 pass or 4 passes, 6 passes, 8 passes, pero syempre, mas maraming passes ang ink, mas maganda yung print. Kaya lang, mas magastos ang ink. Tapos yung intensity. Importante rin yung intensity. Kung meron yung makikita ka kanina na yung sinetup, pwede mong i-adjust yun. Sa amin, 1.7 sinap. Enough na yung 1.7. Yung lahat ng kulay niya, lahat ng kulay niya, 1.7. Naka 1.7 siya. So, yun yung diin ng buga ng ink. Kaya lakas ng buga ng ink, yun yung tinutukoy ni Butol sa intensity. So, pagka medyo mahina intensity mo, edi mapusyaw yung kulay. Mapusyaw yung kulay. Pero pag medyo mataasan mo lang ng konti, pag nakikita mo, ba't ganito, parang lumalabo, taasan mo ng konti. Pero hindi ko ina-advise na gawin mo yun kung hindi mo alam. Magpaturo ka muna sa technician mo kasi pag mali yung adjustment mo, nag-iiba-iba ang kulay ng image mo. Napupuwersa rin kasi yung head. So, the more na tinataas mo siya, napupuwersa rin yung head. Magbuga ng ano. Kung hindi niya nakaya,
bibigay yung head mo. Kasi bibigyan mo siya ng mas malaking trabaho eh. Ikaw ba naman bigyan ka ng trabaho mabigat, baka hindi ko payanin. Ganun ang okay. Okay, so yung 1.7, okay na yun, 1.7. Ewan ko sa iba kung anong ginagamit nila, pero kami 1.7. Pero ang pinaka, no, tanungin mo lagi yung ano, technician mo, yung technician na nagaling dun sa supplier ng machine mo. Yung sila yung mas nakakaalam. Dapat magkatugma yung settings mo, ha? Pero sa makina nito kasi, dun sa main tap na ripping software, pag sinabi nating RIP, RIP software, raster image processor, siya yung nagre-render ng mga raster image or mga bitmap image or JPEG image o anything na similar dyan, pwede. Ano ba? JPEG lang ba? Pwede? JPEG. Hindi. Pwede TIF. TIF. Yan. Mga raster images yan. Isang tawag sa raster image ay mga... Sa raster, isang pagtawag ay pixels. Yung mga pagpinalaki mo, di ba? Makikita mo mga square. Yan. Raster file. Yung raster image yan. Kaya hindi na mahalaga yun. Basta, huwag mo kalimutan. Kung 6 pa, may isa-set ka kasing setting eh. No? Kung 6 pass mamaya, nakita nyo naman pala kanina, no? Kung ano yung setting doon, yun din dapat yung setting sa baba. Pero itong machine na to, ang sinusunod lang yung setting sa baba. Oh, kahit anong ilagay mo doon sa taas. Meron kasing ripping software na pag binago mo na yun doon sa taas, automatic magbabago na rin sa baba. Oh. So yung main top is kailangan mo siya parehas baguhin. So dapat compatible. Kung 6 pass dito, 6 pass din sa baba. Kung script, script din dito. Kung image, image din dito. So, yun yun. So, okay. Dapat huwag nyo kalitaan yun. So, sana po may natutunan kayo ngayong araw na to. Huwag kalimutan mag-like. Huwag kalimutan mag-comment. At mag-subscribe. Consumisyon, Kuya Orbis Channel. Magandang araw po sa inyong lahat.